Natawa si Atasha habang pinagmamasa niya ang dalawa. Nakakatawa talagang dalawang to. Natatawang sabi ni Atasha. Anak, bigla namang naibaling ni Atasha ang kanyang atensyon sa kanyang ina nang tawagin siya nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata at walang salita agad sa kanilang mga bibig ng sandaling iyon hanggang sa si Atasha na unang bumasag dito para sa nilang dalawa. Inawakan ni Atasha ang kamay ng kanyang ina at marahang pwede silang kamay na kulubot at magaspang buhat ng ilang taong paninilbihan. Mag-iingat po kayo nanay, wika ni Atasha, pinipigilan sariling wag umiyak ng sandaling iyon. Hinawakan siya ang mukha ng kanyang anak habang nakatingin pa rin sa mga mata ng kanyang anak na pilit na nagpapakatatag ng sandaling iyon. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong to, anak? Tanong ni Chang na bakas ang pag-alilangan at pag-aalala sa mukha nito. Nanay, alam niyo na po magiging sagot ko sa tanong niyong iyan. Mahinang tugon ni Atasha, napapikit ang kanyang mata at napahugot ang malayang paghinga. Makalipas ang ilang segundo, dinilat nitong muli ang kanyang mata saka hinarap muli ang kanyang anak. Kung sa ganon, wala na ako magagawa. Saan ni Chang, pilit tinatago ang panlulumo. Nang sandaling iyon, napansin agad ni Atasha kung kaya niyakap niya ang kanyang ina at hinaplos ang likod nito dahilan para tuluyan ang bumuhos ang luha ni Chang na sandaling iyon na kanina niya pa pinipigilan. Naramdaman ni Atasha ang paghigpi nito kaya hinagod itong likod ng kanyang ina para aluin. Magiging maayos ang lahat, nanay. Magtiwala po kayo sa akin, wika ni Atasha. Di nagsalita si Tiang at tahimik na humigpi habang yakap-yakap ng kanyang anak. Bicol, Bicol! O yung biyayang Bicol dyan, alis na po tayo! Sigaw ng konduktor. Nang marinig yun Natasha, inalis niya ang pagkakayakap sa kanyang ina. Tahan na po nanay, mahirapan po ako niya na makita kayong umalis kung umiiyak kayo ng ganyan. Wika ni Natasha, muling pinunasan ang mukha nito na may mga luha. Huminga ng malalim sa Tiang para umingkam, kumpas ang kanyang sarili. Bago harapin ang kanyang anak na bakas pa rin ang pag-alala sa mukha nito. Ngumiti si Atasha. Hinawakan ang dalawang kamay ni Chang. Magiging maayos ng lahat, nanay. Huwag kayong mag-alala. Nakangiti nitong saan. Naiintindihan ko. May tiwala ko sa iyo, anak. Salamat, nanay. Mag-iingat ka, anak, ha? Opo, nanay. Tatawag po ako sa inyo, pangako. Wika ni Atasha. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, nanay. At isang halikang ginawa ni Atasha sa noon ng kanyang ina. Sige na po't baka maiwan po kayo ng bus. I love you, nanay. Yun ang katagang sinabit ni Atasha sa kanya bago tuloy ang umalis ang bus. Matapos na may hatid ni Atasha ang kanyang ina at sina Vicky at Olga sa terminal, bumalik siya sa mansyon ng mga sandehas. Pinagmasdan ang kabuuan ng mansyon at kahit tahanda ng kanyang isipan sa maaaring mangyari, di pa rin mawala sa kanyang katawan ng kaba sandaling makita siyang muli ni Sandro. I don't want to see your face anymore. Nanariwa sa kanyang isipan ang malamig na aura na ipinakita ni Sandro sa kanya na sandaling bitawan niya ang katagang iyon. Alam niyang labis ang pagkamuhin nito sa kanya pero kahit anong pilit at kumbinsi sa kanya ng ibang tao na iwan niya ng kanyang asawa hindi niya magawa dahil may parte ng kanyang puso nagsasabing kailangan sa nito. May nagsasabing kailangan niyang tuparin ang pinangako niya kay Doña Felisa at may parte sa kanyang puso nagsasabing hindi niya kayang iwan si Sandro sa hindi niya malamang rason. Humugot ng malalim paghinga si Atasha para ipunin ang natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan bago tuloy ang bumagsak ng mansyon. What exactly do you intend to do here? Didn't I say that I don't want to see your face anymore? Tanong ni Sandra sa matiis na boses kay Atasha. Para ipunin ang natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Nang sandaling mapalingon siya sa bumukas sa pinto ng mansyon. Sandro, hayaan mo ako manatili sa tabi mo. Wika ni Atasha. Gumuhit ang pagkalit at galit sa mukha ni Sandro nang sandaling marinig niyang sinabi ni Atasha dahilan para sigurin niya ito at hawakan na mahigpit ang magkabilang balikat nito. Are you stupid? Or do you want to infuriate me even more? Galit na tanong ni Sandro. Sandro, how many times do I have to tell you stop using your filthy mouth to call my name? Nanggigigil na saan ni Sandro. It's disgusting. Alam kong matindi ang pagkumuhi mo sa akin pero kahit anong mangyari, hindi ko magagawang iwan ka mag-isa. Wika ni Atasha habang pilit tinitiis ang mahigpit na pagkakawak sa kanyang mga balikat ni Sandro. Umigting ang panga ni Sandro sa pakikipagtigasan ni Atasha dahilan para mas lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa balikat ito saka mas inilapit ang kanyang muka sa kanyang asawa. What exactly do you expect from me? Why are you so persistent in trying to stick by my side? What are you looking for? Mariing tanong ni Sandro habang umigting ang panga dahil sa labis sa galit. Wala san... Hindi na ituloy yung sasabihin ni Atasha nang bulyawan siya ni Sandro sa pagmumukha nito.
I said, stop calling my name using your filthy mouth. Gustong maiyak ni Natasha ng sandaling iyon dahil sa ginawang paninigaw ni Sandro. Bukod pa rin ay mahigpit na pagkakahawang ito sa kanyang mga balikat, nalabas na siyang nasasaktan. Please, huminahon ka muna. Pakiusap ni Natasha. Sinusubukan pakalmahin si Sandro. Calm down. Pag-uulit ni Sandro. You want me to calm down? Sabay palatak at napailing na may kasamang tawa. Ngunit mabilis din nagbago reaksyon sa mukha nito at muling sinunggaban ng kanyang asawa. How can I try to remain calm whenever I see the face of the criminal who murdered my lola? How? Kahit ilang beses nang nakita ni Natasha ang mga mata ni Sandro na purong-puro ng galit, puot at pagkamuhi sa kanya, hindi pa nito mababago ang kanyang desisyon. Alam niyang masasaktan siya ngunit gusto niyang makita ni Sandro na hindi siyang pumatay kay Doña Felisa at di nito iiwan hanggat di niya nakikita na mahanap itong kaligayang nararapat para dito. Pirit na inabot ni Natasha ang pisngin ni Sandro sa kamarang hinaplos ito, binigyan ng maliit ng ngiti. Saktan, pagsalitan mo man ako ng masama at paghalit ka man sa akin ng paulit-ulit, hindi kita iiwan. Yun ang desisyon ko at mananatili ako sa dami mo kahit ay pagkabuyan mo pa ako ng paulit-ulit. Saad ni Natasha, pulong-puno ng sinseridad. Muli, hindi may paliwanag ni Sandro ang kanyang naramdaman sa tuwing nakikita niya ang mga mata ni Natasha na pulong-puno ng sinseridad. Pakiramdam niya lahat ng parata na kanyang ibinabato sa kanyang asawa ay mali at siya ang malaking kasalanan dahil sa kanyang ginawang paninakit. Hindi niya alam pero may nagsasabi sa kanya ng totoo ang sinasabi ni Natasha at nababulag lang siya ng galit kaya ito ang pinagbubuntunan niya na matinding galit dahil sa pagkamatay ng kanyang lola. Sinasabi ko sa iyo, Sandro, pagsisisihan mong lahat ng to. Muli, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang binitawang salita sa kanya ni Inigo sa ospital noon at di niya maiwasang maramdaman na mukhang totoo nga ang sinabi nito sa kanya dahil sa kanyang nararamdaman ngayon. Sinasabi ko sa iyo, Sandro, pagsisisihan mong lahat ng to. Napailing ang binata ng Marien. No, those words should not have gotten to me. Those statements were all lies. Both of them are liars. They are not to be trusted. Mariing sa Alessandro sa kanyang sarili. Mabilis kinumpas ang kanyang sarili. Tinulak ni Sandro sa Natasha sa may palatak. Do you think I will believe your pre-planned performance? Dream on. Maniwala ka man sa hindi pero hindi ito pagpapanggap. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Wika ni Natasha at pilit ka kinukumbinsi ang kanyang asawa. Nagbagong reaksyon sa mukha ni Sandro. Binigyan ng malamig na tingin si Natasha. You are disgusting. Hindi na kaimik si Natasha ng sandaling iyon. Muli siya nakatanggap ng masamang salita kay Sandro at di niya ipagkakailang kahit ang dasya sa mga masasamang salita na sasabihin nito sa kanya, di niya pa rin maiwasang maapektuhan at pasaktan ng mga salita nito dahil tao pa rin siya at may pakiramdam. Nasaktan man siya sa sinabi ni Sandro, tinuguran niya ito ng ngiti. Hindi ka man maniwala, pandirian mo man ako, saktan mo man ako o kung ano pa man, hindi magbabago ang aking pasya at mananatili pa rin ako sa iyong tabi hanggang dumating ang panahong maniniwala ka ulit sa akin. Hindi man ako pandidirin at sasaktan. Positibang saan ni Natasha. Panahon kung saan maunawaan mo rin ang lahat kung bakit ko ito ginagawa. May kung anong emosyon ang lumalaman kay Sandro nang sandaling iyon para muling mawala ang galit na nararamdaman niya kay Natasha. Hindi niya maintindihan ngunit sa tuwing sinasabi nito mga ganong salita, lumalambot ang matigas sa puso at ang kanyang nagsisimulang paniwalaan ng mga sinasabi nito. Why? Why do I believe I am responsible for what I have done? Nagsimulang kwestiyon ni Sandro ang kanyang sarili. Unti-unti siyang nilalaman ng konsensya, pero bago siya tuluyang mahulog, muli niyang kinumpas ang kanyang sarili. That is never going to happen. I will always say to you, the murderer who killed my lola. Matapos nun, tinalikuran ni Sandro at Natasha at umakyat patungong kwarto at kinulong ang kanyang sarili. Matapos ng ilang oras ng pang-abuso ni Sandro sa katawan ng kanyang asawang si Natasha, nakatulog na lang ito bigla sa may sofa. Naniliit man sa kanyang sarili, isa-isang dinampot ni Natasha ang kanyang damit at sinubukang takip sa kanyang katawan kahit ito'y punit-punit. Nang sandaling yon habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, mahimbing natutulog dahil sa kanyang kalasingan, muli na nariwa sa kanyang isipan ang ginawa nito sa kanya sa mga araw na nagdaan. Di pa rin niya lubos na maisip nang sinasapit ito ngayon. Matapos ang ilang oras sa pang-aabuso ni Sandro sa katawan ng kanyang asawang si Natasha, nakatulog na lamang ito sa bigla sa sofa. Nanlilate man sa kanyang sarili, isa-isang dinampot ni Natasha ang kanyang damit. Sinubukang itakip sa kanyang katawan kahit ito'y punit-punit. Sandro, mahina niyang usal sa pangalan nito. Kasunod na ng pag-agos ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Kailan mo ba ako magagawang pagkatiwalaan muli? Kailan mo magagawang maniwala sa akin?
Dahil hindi na makayanin ni Natasha ang kanyang pag-iyak at sakit na nararamdaman, nagtungo siya sa maid's quarter. Nagtungo sa banyo at agad inayos sa maligamgam na temperatura ang tubig para linisin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ng sandaling iyon, napakarami niyang babae. Kahit ang gumamit lang naman sa kanya ay ang kanyang sariling asawa. Ngunit di niya maiwasan ganun na maging pakiramdam, lalo na sa kung paano siya tratuhin ng kanyang asawa. Halos gusto niyang sumuko, pero may bagay na pilit pumipigil sa kanyang gawin yon. Napatingin si Natasha sa kanyang tiyan. Kitang-kitang malaking pagbabago sa dati niyang hugis. Huminga siya ng malalim at hinimas ang kanyang tiyan. Para sa'yo, baby, titiisin kong lahat. Mainang saan ni Natasha na may pagkaralgal. Hindi ko hayaang lumaki kang walang ama. Hindi ko hayaang mamuhay ka na magiging tampuri ng panlalait. Hindi ko hayaan. Nagpatuloy ang pagkasama ni Natasha na puno ng pananakit, panlalait, paratang at pagpaparaos ng init ng katawan ni Sandro. Lumipas ang isa't kalahating ganoon ang naging takbo ng kanilang buhay dahilan para unti-unting makaramdam ng pagod si Natasha na siyang dahilan para ikangayayat nito. Puyat, pagod, pang-aabuso ang siyang naging dahilan para magpatuloy sa pagbagsak ang katawan ng dalaga. Kasalukuyang nasa kanim at kalahating buwan na si Natasha sa kanyang pagbubuntis, ngunit kinakailangan niyang pumunta ng palengke para mamili ng supply nila sa bahay. Di man maganda ang kanyang pakiramdam, tumuloy pa rin siya sa pamimili. Na makapasa sa supermarket, agad siyang kumuha ng malaking cart at nagsimulang kulin ang mga kailangan ni Sandro. Habang inikot niyang market, bigla siya nakaramdam ng pagkahilo, dahilan para mapahinto siya sa kanyang paglalakad at mapahawak sa kanyang ulo. Diyos ko, huwag niyo pong hayaan na may mangyari sa akin. Mahinang dasal ni Natasha, naratili sa kanyang pagkakatayo para hindi siya lalang mahilo. Sa di kalayuan napansin si Natasha ni Lola Kikay, dahilan para mabilis siyang lumapit sa dalaga. Agad binigyan ng suporta para hindi ito matumba. Iha, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nag-aaral ang tanong ni Lola Kikay. Idinilat ni Natasha ang kanyang mga mata at tumingin sa gawing kanan niya at nakita niya nag-aaral ang mukha ni Lola Kikay. Lola Kikay? Mahina niyang usal sa paanan nito. Kayo po pala. Sabi ngiti ng maliit. Anong nararamdaman mo, Iha? Nahihilo ka ba? Ayos lang po ako, Lola Kikay. Saan itong may maliit ng ngiti sa labi? Tinignan siya ng matanda at sinuri. Iha, hindi ka maayos. Tingnan mo ang iyong sarili. Namumutna at bumagsak ang iyong katawan. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng matanda na may labis sa pag-aalala. Akmang itatanggi ni Natasha ang kanyang kalagayan, ngunit nang mahagip ng kanyang mga mata ang kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang kanyang kaawa-awang itsura. Tulad ng sabi ng matanda, ay napakapayat at namumutla siya na animoy isang buhay na zombie. Nasaan ang asawa mo? Bakit nag-iisa ka? Tanong ng matanda, ngunit di niya itumagong masagot. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isagot. Ano bang dapat niyang isagot sa tanong ng matanda? Nabisa ito sa trabaho at ayaw niya itong abalahin? O di kaya sabihin niyang wala siyang asawa kahit na magmukhasang disgrasyada? O sasabihin niya may asawa siya pero wala nitong pakialam sa kanya? At kahit anong mangyari sa kanya ay malabong puntahan siya nito dahil sa galit na nararamdaman nito sa kanya. Napahagat si Natasha sa kanyang labi para pigilan ang nararamdamang awa para sa kanyang sarili. Iha, pagtawag ni Lola Kikay sa kanyang atensyon. Napatingin si Natasha sa matanda, kitang-kitang awa sa mga mata nito para lalo siya makaramdam ng panliliit sa kanyang sarili. Muli, napahagat siya sa kanyang labi ngunit sa pagkakataong ito, mas mariin pa dahil para magdugo ang kanyang labi at malasahan niyang pakla ng dugo. Dahil doon nagising siya sa katotohanan, wala na siya magagawa para baguhin pa iyon. Ito na ang kanyang kapalaran. Tiningnan niya ang matanda sa mata nito at gumiti. Ayos lang po ako, Lola Kikay. Wala po kayong dapat ay pag-alala. Pero Iha, hindi na hinayaan ni Natasha ang matapos itong sasabihin at agad na pinutol. Ayos lang po talaga ako, Lola. Pangungumbinsing saan niya? Sige po, mauna na po ako at marami pa po akong kailangan bilhin. Matapos niya magpaalam, agad na iniwan itong matanda, naglakad papalayo para ipagpatuloy ang kanyang pabimili. Ngunit habang siya ipapalayo, hindi maalis ang matanda ang tingin nito sa dalaga na may labis na pag-aalala, kawaawang bata. Hindi man ni Natasha lingunin na matanda, ramdam niya ang mga tingin itong labis na naaawa sa kanyang kalagayan. Ngunit pilit niyang kinumpas ang kanyang sarili, hindi nagpa-apekto sa kanyang nararamdaman ng sandaling iyon. Huminga siya ng malalim at lumunok. Ito na ang kapalaran ko at kailangan kong tanggapin ang lahat ng to. Mariin at mapait na saan ni Natasha sa kanya. Habang abala sa pamilya si Natasha, wala silang kaalam-alam, pumuslit si Arnolfo at Sabrina sa bahay na mag-asawa. I really have nothing to say to you, Sabrina. Ikaw lang talagang nag-iisang Sabrina de Blanco. Pagpupuring saan ni Arnolfo, manghang-mangha sa kanyang kapatid.
Kuya Arnolfo, hindi ko makukuha ang pangalan yun kung hindi ako magaling. Pagmamalaking tugon ni Sabrina. Wow! Manghang reaksyon ni Arnolfo na nagpapailing habang napapalakpak. Ikaw na talaga. At patuloy pa rin sa kanyang pagpalakpak. Umisi lang si Sabrina bilang tugon. Tara na sa loob bago pa makabalik ang babaeng basurang yon. Let's go! Masayang saan ni Arnolfo. Mabilis pumasok sa kabahayan ng magkapatid. Dali-daling dumila siya sa dating kwarto ng kanilang kapatid na si Felisa. Nang sandaling makapasok ang mga ito sa kwarto, agad nilang ginalang kanilang mga mata. Napapalatak si Sabrina. Tulad ni Ate Felisa ang kwartong ito. Napakalumat, walang kabuhay-buhay. Saad ito habang ginagalang kanyang tingin sa buong kwarto. Tumawa si Arnolfo. Ano pa nga bang aasahan mo sa isang bastarda? Kahit gaano karaming perang meron sa hindi pa rin ito maitatago ang tunay niyang pagkatao. Basura! Gumisi si Sabrina. Hindi na ako magtataka kung bakit isang anak ng katulong ang pinili niyang mapangasawa ng apong pinakamamahal niya. Ang basura na lapat lang din sa isang basura. Marien itong saan? Wala talagang kaklas-klas. Sabay po eh. So saan tayo magsisimulang maghanap, mahal kong kapatid? Tanong ni Arnolfo. Doon ka maghahanap, kuya. Dito naman ako. Saan ni Sabrina? Okay. Masiglang saan ni Arnolfo at nagsimula na maghanap. Bawat sulok, galugarin mo, kuya. Wala kang papalampasin kahit anong sulok. Saan ni Sabrina? Kailangan natin mahanap ang last will bago tayo maunahan na magaling nating apo. Okay. At nagpatuloy sa paghalugog ang magkapatid. Gaya ng sinabi ni Sabrina, walang panilampas sa magkapatid. Sinigurado nilang wala silang malalampasan. Nang sandaling yon, kitang-kitang pagkagalit ng magkapatid na animoy mga ulol na aso na naghahanap ng gintong buto na kanilang kakainin. Kung inaakala mo, Ate Felisa, na natalo mo kami, pwes nagkakamali ka. Dahil nasa amin pa rin ang huling halakak. Sa amin? Saan ni Sabrina? Sa kanyang isipan habang patuloy sa paghahanap. Sabrina, nakita ko ng selyo. Masayang saan ni Arnolfo. Mabilis na lingon ni Sabrina sa kanyang kapatid at agad na lumapit. Agad niya namang kinuha ang kanyang cellphone. Tinignan ng isang litrato at kinumpara sa nahanap na selyo ni Arnolfo. Ito nga ang selyo niya. Pahungumpirmang saan ni Sabrina na may malawak ng ngiti sa kanyang labi. Yes, nahanap na natin ang selyo. Ang kailangan lang natin mahanap ang last will at boom! Ang lahat lang to, ang kumpanya, ano pa bang mga ari-arian ni Felisa ay mapapa sa atin na? Tuwang-tuwang saan ni Arnolfo? Tama ka dyan, Kuya Arnolfo. Ang lahat ng ito'y nararapat para sa atin at hindi sa apo ng basurang yon. Babawiin natin lahat ng nararapat na para sa atin nung simula pa lang.